I'm part ng marathon training ang mga gears na ginagamit natin. And in this video, I will share to you what I used nung last Manila Marathon, kung ano talaga yung ginamit ko during the race. And after that, i-share ko naman sa inyo yung iba pang gears na ginamit ko during training. Siyempre, halos lahat nung ginagamit ko sa training, yun din yung ginamit ko nung race day. Pero merong iba na additional na gears na ginagamit ko during training na hindi ko naman ginamit nung race day. So let's start with the marathon race gears na ginamit ko. So before the race nung June 19 sa Manila Marathon, ay vinidyo ko yung mga gagamitin ko doon sa mismong race. At ito, i-share ko sa inyo ang video na yon. Okay, ito yung mga gagamitin ko mamaya para sa marathon. Simulan natin sa baba. Siyempre, sapato sa baba. Ito yung Nike Alphafly Next Percent. Siyempre, race day shoes ko yan. Tapos ito yung medyas para medyo kakulay. Tapos pataas syempre shorts, Nike na Challenger na luma na, yan yung laging ginagamit. Ito yung race shirt na binigay, so gamitin natin yan, so pure black. Tapos sa ilalim ng dibdib, syempre merong heart rate sensor, yung monitor para makita yung heart rate. Tapos syempre yung ating Garmin Fenix 5X for pace, distance, speed, ano pa, for heart rate, dyan ka rin makikita. Tapos yung Insta360, siyempre dadalhin ko yan. Tapos, para madala ko yung Insta360, pag hindi ko gustong hawakan, meron akong race belt. Dyan ko rin ilalagay itong GoPro, if ever na ayaw kong hawakan. So, meron yung hawakan. So, yun lang ang gagamitin ko. Ito, nilagay ko na yung race number ko. 420166. Alright. Maliligo na ako and then kakain, then pupunta sa venue. Let's go soon. Very nice. 5K. Oh, you mentioned drop one up. Seven 7.5. How much are you? 64. 64. Wow. 10K done. Hey, loop one marker. Ay, sana. Ang hirap umahon. 2 hours and 21 minutes. Go, Kevin! Let's go! Nakaramdam naman pagod. 23. Okay. Third loop. Hey, bro! Go, 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 my man! Medyo humahap din yung chan ko. Naglakad muna ako kasi parang gusto ko umakyat nung laman ng chan ko. 30 kilometers na. Ang pinakamalayo ko ensayo, 30 kilometers. Gustong-gusto ko nang tumigil. Oh, last 3 kilometers. 42K na. Pero hindi pa tapos. Finish line! Ha! Thank you. Ha! Bukod sa ginamit ko nung race day, meron pa akong mga ginamit din nung training na gusto ko ipakita sa inyo. Unahin natin ulit from baba. So yung shoes, pinakamahalaga ang shoes actually kasi yan yung ginagamit natin na sapin sa paa para maproteksyonan yung paa natin. Kumbaga sa race car driver, yan yung sasakyan. Itong sa running, ang sasakyan natin is yung sapatos natin. Okay, pinakita ko nga sa inyo, ang ginamit ko nung race day is yung Alphafly. Ito kasi yung talagang race day shoe na talagang specific for marathon. So maganda talaga siya. Meron akong video about dito and then gagawa pa ako ng video after 200 kilometers or more. Actually, naka 250 na siguro to. Pero bukod dito sa race shoe, itong Alphafly, Nike Alphafly, sa training, syempre hindi palaging yun yung ginagamit ko. Kasi ang problema dito sa Alphafly, madaling maupod yung kanyang outsole. Mapapansin nyo dito, medyo manipis na siya. Dito, yan. Manipis na yan. So, madali siyang numipis, pati ito, syempre, sobrang lambot niya. Very ideal to sa mga long runs, malambot talaga, maximum cushioning, parang binibaby talaga yung paa mo. Absorb talaga yung mga shock, yung impact.
Pero hindi naman pwedeng palagi yan yung gamitin ko. Kaya bumili ako ng pang daily trainer. So ito naman yung aking Hoka Mach 4. Meron din akong video, separate video about dito kung bakit ba ito yung pinili ko. Hindi kasi pwedeng araw-arawin yung aking Alpha Fly. Kasi talagang masisira kagad. Plano ko pa siyang gamitin sa mga susunod na race para masulit ko kasi sobrang mahal. So ito, Hoka One One Mach 4. Napakaganda niyang daily trainer, pang long run, pwede rin pang interval. Yung dalawang shoes na to actually yung pinagpapalitan ko. Ginagamit ko sa long run. Pero syempre, kailangan mong mag-practice din sa race day shoe mo. So ginagamit ko yun minsan sa long run. And then yun nga, yung race day pinakita ko sa inyo. So I will do separate videos dito sa aking mga sapatos na ginagamit for Hoka One One Mach 4. Initial impression and after 200 kilometers dito, mga 250 kilometers. After using them for a while, ano yung masasabi ko, ano yung mga na-experience ko. Okay? So watch out for the videos. Kapag ensayo, ito ang belt na ginagamit ko, merong tubig. So nasa bewang ko to, may lagay ng cellphone, ayan. And then may lagay ng tubig, pang long run. Kapag naman hindi long run, lagay lang ng cellphone, pera, susi. And then, yun nga yung pinakita ko sa inyong belt na ginamit ko nung race day. So maganda siya, lapat na lapat sa bewang. Tapos, ito pa yung lagi kong ginagamit kapag tumatakbo ako na aabutin ako ng init. Bukod sa mga arm sleeve, kasi mabilis ako mangitim. So ito naman yung aking cap. Actually, ito yung freebies lang nung Ironman 70.3 sa Davao. Ayan, Alveo. Ito yung lagi kong ginagamit sa mga takbo ko. So itong Rudy Project na spin shield, siya yung palagi ko rin ginagamit kapag inaabutan ako ng init. Sa mga long run, sigurado dala ko to. So maganda kasi siya, then naka-cap. Ayan, pag tumatakbo, panlaban sa init. Pero grabe pa rin ako nangitim. Mabilis talaga akong mangitim basta maarawan. So ayun lang ay mga gears na ginagamit ko. Simple lang, hindi mo kailangan kasing gumastos. Hindi mo kailangan ng mga bago or mamahaling gears. May mga option naman na mura lang. So that you can start with your journey sa running. Whether you are preparing for your first 21K or your first 42K. Sana nagkaroon ka ng idea dun sa mga gears na ginagamit ko. Sana nakatulong sa'yo at nagkaroon ka ng idea kung ano mga pwede mong gamitin, pwede mong gayahin, or pwede mong hindi gayahin sa mga ginagawa ko or sa mga ginagamit ko. Okay, so yun. Okay, if you have comments or questions, I encourage you na mag-comment ka sa comment section below. And I will do my best na sumagot at mag-reply sa mga comments and then sa mga ideas na ilalagay mo sa baba. Kung meron ka kakilala na tingin mo yung magbe-benefit sa video na to, please share this to them and let them know na merong ganitong videos na informative na pwedeng makatulong sa kanila. O sana nga makatulong, di ba? That's it for now. Thank you for watching and see you in my next video.